Magandang ani, mga ka-teknogiya! Isa sa mga programang dapat palawakin at palakasin ng pamahalaan at ng ating bansa ay ang pagkain, sapagkat dito nakasalalay ang maayos na kinabukasan ng bawat isa. Kung sapat ang pagkain sa ating bansa, maiiwasan ang taggutom, kahirapan at kaguluhan. At dahil katambal ng kalusugan ng tao ang kasapatan ng pagkain, marapat lamang na pahalagahan natin ang pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, katulad ng pag-aalaga ng kambing. Ako po si Allan Dalo at welcome sa mga gabay sa pagsasaka at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng University of Southern Mindanao, ang Teknogiya! Dito sa Pilipinas, ang pagkakambingan ay maliitan lamang or small scale na ang karaniwang paraan ay pagtatali o tethering. Ngunit napakalaki ng potensyal ng industriya ng kambing at iba pang katulad na hayop na small ruminants sa ating bansa upang maisulong ang pag-unlad ng mga mamamayan, lalong-lalo na sa kanayunan. Maaari nating pagkunan ng karne, gatas at pataba ang mga kambing at gawin ito ang pangkabuhayan. Sa katunayan, dumarami na ang nag-aalaga nito sa Pilipinas dahil sa mataas na demand ng kambing, lalong-lalo na ang halal na kambing. Ang kambing ay madaling alagaan. Pwedeng alagaan ng mga kababaihan dahil sa kanilang maliit na katawan. Madaling buhayin ang mga kambing sa isang bansang tropikal kagaya ng Pilipinas at hindi kailangan ng malaking kapital. Pwedeng mabuhay ito sa mga halaman o mga damong ayon ang kainin ng mga baka at kalabaw. Madaling ipagbili ang kambing, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. May mga likas na kalamangan ang kambing kumpara sa ibang hayop. Una, mas maagang nagmamature ang kambing. Nasa 8 buwan lamang ay maaari na itong magbuntis kumpara sa baka o kalabaw na aabot ng 2 taon. Pangalawa, maikli din ang panahon ng pagbubuntis ng kambing. Ito ay nagbubuntis sa loob lamang ng 5 buwan. Pangatlo, maramihan kung manganak ang kambing. Nanganganak ito 2 hanggang 3. At pang-apat, maikli ang pagitan sa kanilang panganganak. Maaaring mabuntis muli ang kambing pagkatapos ng 45 araw. Ibig sabihin, maaaring magbuntis at manganak ang kambing ng 2 beses sa loob ng 1 taon. May mga limitasyon din ang pag-aalaga ng kambing, gaya ng kakulangan ng dekalidad na lahi. Ngunit meron ng mga pananaliksik na nagawa at yan ay upang makabuo ng mataas na quality na breed ng kambing. May kamahalan din ang mga dekalidad na lahi ng kambing. Subalit, mababawasan na ang problemang ito sapagkat magkakaroon na ang University of Southern Mindanao ng Artificial Insemination Center sa tulong ng Department of Agriculture ngayong taon. Nagiging problema din ang mataas na antas ng namamatay dahil sa parasitismo. Pero sa pag-aaral at tamang pag-aalaga ay maiiwasan ito. Kung may mga limitasyon sa pag-aalaga ng kambing, malamang mas marami ang oportunidad nito. Mas marami at maganda ang oportunidad sa pag-aalaga ng kambing. Unang-una, mataas ang demand, lalong-lalo na sa mga merkadong halal. Ito ay karaniwang kailangan ng ating mga kapatid na Muslim sa kanilang mga kanduli at iba pang selebrasyon. Tumataas ang presyo ng kambing bawat taon. Noong year 2019, ang average farm gate price ng kakatayang kambing ay 150.40 pesos per kilogram. Ayon sa Goat Situation Report ng Philippine Statistics Authority. Para sa inyong kaalaman, mababa ang kolesterol ng karne ng kambing. Kumpara sa ibang karne, ang tibon o ang karne ng kambing ay naglalaman ng mas mataas na potassium content at mas mababang level ng sodium. Health-wise, masustansya ang karne samantalang maprotina naman ang gatas ng kambing.
Ang gatas nito ay maaaring gawing keso, butter, at iba pang mga produkto. Kaya nga, mga ka-teknogiya, kapag tayo ay nagkakambingan, tuloy-tuloy ang ating kita. May sapat ding teknolohiya ang pagkakambing at higit sa lahat, may suporta ang ating pamahalaan. Sa panahon ng kasalatan sa kabuhayan, dulot ng matinding krisis na dinaranas ng mamamayan, ang mga magsasaka ay dapat mabigyan ng tamang gabay upang maging produktibo hinggil sa iba't ibang larangan ng pagsasaka. Dahil dito, ipinapayo ng University of Southern Mindanao ang pag-aalaga ng kambing bilang produktibong alternatibo na makakadagdag sa kita ng mga magsasaka. Sa mga susunod na episodes ng programang Teknogiya, ay ibabahagi namin ang mga wastong paraan sa pag-aalaga ng kambing. Sa muli, kita-kits mga ka-teknogiya!